And that was Sky Church and Loads of Motherhood, Euthanasia, one of the featured tracks in their recent album. Ano ba album nila? Yung ano yan eh, combined album yan. Compilation album nilang dalawa. Actually, yan eh, side 1, side A and side B eh. Pero wala namang ganun sa CD eh. But we call it a double track album. Double track album, ayun. So, welcome sa Bel and Joey Show. Wow, ikaw na nag-introduce ha, porque wala akong boses ha. Hindi, kasi, yun nga, wala si Sir Joey ngayon, nasa Where is Joey Dizon? Nasa Hong Kong siya eh. O, ang ginagawa sa Hong Kong? Eh, may pinapanood siyang mga musikero dun. Pinapanood o siya yung tumutugtog o whatever? Hindi ko alam eh. Basta yun. So, nasa Hong Kong siya. I think he is watching right now. Joey, I know that you're not watching us because you're so bored with us. So, F you na hindi ka nanonood ngayon. But fortunately, Edzel and I are here tonight giving you 1 hour of mayhem. Hindi naman mayhem, but you know, OPM music at its best. Medyo inuubo ko, wala akong boses ngayon, but that's not an excuse for us to not have a very good night. Tonight, we also have a guest na parating pa lang, one of the former DJs of NU107. Okay. Named Monica. Monica, she was also one of the DJs, former DJs of Mix. MTV pa masabi ko. Mix, and she will be here in a couple of minutes. In the meantime, magpapasalamat kami sa. Sige. Magpasalamat tayo sa sponsors, The Music Source. The Music Source, yes, the youngest yet most like music store in the Philippines today with 72,000 stores in Manila alone. Tapos yung kanilang kanilang counterpart, Lyric. Lyric. Yung okay, Lyric. Counterpart namin, Lyric, one of our allies, Lyric Store, so who also has a few stores in Metro Manila, as well as Tribal and ano yung sinusunod ni Joey? Draven. Yun. Kung ano man yun. Oo. Tapos, salamat sa kanila. Nga pala, yung Pulp Magazine pala, Summer Slam sa April 27. So, manood kayo nun. So, kasama yung Coheed and Cambria. Mm-hmm. Ano yun? Cannibal Corpse, Amoral. Yun lang yung palang yung na-name ko na banda. Basta, 6 foreign acts, 6 to 7 foreign acts. Kapisado mo ah. What you call this? Local, meron kang kilala sa mga local? Ang alam ko lang sa local is yung Pilya. Narinig ba kami ang Francis Joseph dyan? Oo naman, nakala ko wala kami, salta sa wala. Okay, sino pa? Pilya, tapos Mr. Bones in the Boneyard Circus, mm-hmm. Tapos yung Chico Side and Kamikaze. Uy, may langaw oh. May langaw? Ayaw nga, may langaw. Huh? Ano, paluy mo o didilaan mo ang gabi mo? Pitikin mo wala yan, mararamdaman ka kaganyan din mo. We just played Ozawa's Parentless as well as ano pa ba isa? Abdarma Downs to the Hana. After that one, we will be playing ang pangalan nito? Sintong bandan to? Silent Sanctuary. Hirapan ako magsalita sa Tagalog. Anong napano ka? Basta pagkagising ko isang umaga, wala na akong boses, nahihirapan ako magsalita. Hindi ka dapat nagmumumog ka ng mouthwash. Mouthwash, tapos? Tapos imumug mo. And then? Tapos idura mo. Tapos? Yun na yun. Ano, ilang beses ko gagawin yun? Nagkaganto ka na ba? O naman. Kasi ano yan eh, tonsillitis yan, uso yun kasi mainit ngayon. Okay, so in the meantime, we will play this sandaliran track from the band called Silent Sanctuary. And we will be back with our guest for the night, Monica, here on Dig Radio. Para mapigilan
pala. Di ka ba nang hihinayang sa atin? Kailangan na bang tapusin? Sandali lang, wag mo muna sasabihin, ayaw mo na. Di ba pwede pag-usapan ang lahat ng ito? Kaya pala ang hihinayang sa atin.
Tonight, the live version of Tonight, from the band called Smashing Pumpkins. Pag hindi nyo kilala ang banda na yun, ow! Pag hindi nyo kilala yung banda na yun, huwag na kayong magbanda, huwag na kayong mabuhay kung hindi nyo kilala Smashing Pumpkins. Nagpunta sila nung last August dito. And before that, we played a boring song from Silent Sanctuary. Boring. So, dapat hindi natin i-play yung mga ganyang ka-boring-boring na song. Ayun lang. Anyway, our guest is still not here. In the meantime, pag-usapan muna natin mga nangyari sa atin this week. Ano ba mga nangyari sa atin? Aerosmith is coming to town on May! Woo! Mahalang ticket! I do not want to close my eyes. Bumili ka na ng ticket, nakita ko sa Instagram ha. Bumili ako general admission. Magkano ang general admission? 2,500. 2,500. Oo. Tapos yung pinakamahal, yung VIP nila is 20. 20,000 for VIP, 2,500 for general admission. Oo, tapos 15,000 yung standing, yung mosh pit. Wow. Oo. Usually, ang VIP is only 10,000 pesos, twice as cheap ng Aerosmith ticket. Uh-huh. But this time around, it's 20,000 pesos. Kung talagang super fan kayo ng Aerosmith, Smith, you will not go there because napakamahal. Pero kung talagang may pera kayo, and you can splurge 20,000 pesos one night, why not? At higit pa, si Slash pala pupunta. Ayun, napapanoorin ko, kaya gusto kong kausapin si Joey na wala naman siya ngayong gabi dahil sa nasa Hong Kong siya. Uh-oh. Slash, live in Manila with Miles Kennedy. Miles Kennedy. Sino si Miles Kennedy? Siya yung vocalista ng Alter Bridge, pupunta sila rito on May 13 ata, something like that. May 4. Alam mo pa sa akin ha. Ayun, May 4. Sa Araneta naman yun, sa Araneta. So, ang Aerosmith would be May 8. Ang Miles Kennedy and Slash would be on May 4 sa Araneta naman. Both brought to you by Palm. Papanorin ko rin yung si Slash. Oo, tol, nakita ko na yan live. Magaling siya, tol. Meron siyang sombrero. Ano ba mangyayari this week? What else? Ayun, wala naman, same old. Nanood ako ng Californication, ang ganda ng season 5. I'm about to watch season 6, which is the current right now. Dapat manood kayo niyan kung kayo ay mga Diyos at mga tao. Dapat nanonood kayo ng Californication. Ikaw ba, ano ba mga series na pinapanood mo? Hindi, maganda yung Dallas. Anong Dallas? Dallas! Yung yung... Paano ba ito? Long... Panahon pa dati, na 80 sa Dallas? Oo! Ngayon may season na ng may season ngayon, puro mga anak naman nila. Dallas para si Debbie Ghost Dallas. Alam mo yun? Debbie Ghost Dallas. Napakatagal na nun. Baka Debbie Dash Dal. Debbie Dash Dallas. Ayun. Nahirapan ako sa buko. Debbie Ghost Dallas. Ang kulit mo eh. Sabi ko Debbie Ghost Dallas. Tanungin natin ng resident porn expert. Jack Beck. Huwag ka na manood yan. Wala. May ginagawa. Ano ba ang tamang term? Debbie Ghost Dallas o Debbie Dash Dallas? Hindi niya alam na ang porn expert natin walang kwenta.
Hindi niya alam. So mamaya tatanungin natin yung gay expert natin, si Cyrus, pag dumating siya. Si Cyrus ba, nandito pa? Hindi pa siya tinatanggal? Hindi pa eh. Ah, hindi pa? Okay, wala. Mamaya tatanungin natin. Hindi, kasi ano eh, baka may sakit yun. Ah, baka may sakit ka raw, Cyrus, sabi ni Edsel. Aray ko. Ako, may sakit. Kahit na may sakit ako, nandito pa rin ako. Kahit wala akong boses, nandito pa rin ako. Dapat nagdala ka ng gamot. Oo nga eh. Kaso lang, naisip ko wala si Joey. Nahirapan eh, di ba? Wala pa akong boses ito, ha? Kaya nga eh. So, wala na nga si Joey. Wala pa si ako. Si ako. So ngayon, magiging ikaw na lang. Nakakaya naman kay Norman, di ba? Pinapasweldo tayo ng malaki. Pagkatapos, wala kami pareho. Nakakaya naman kay Norman. Oo, ako. In the meantime, ano bang gusto mong patugtugin natin para no, para masiyahan ka naman? May patugtugin natin yung Panther. Steel Panther. Eto kailan kaya pupunta sa Pilipinas to, no? Ay, hindi, ewan ko. Marami kasing mga opposition. Trip na trip ko tong bandan to eh, no? Yes. Eto, this one is from the band called Steel Panther. And one of their most intimate lyrics na ginawa, ha? Fat girl, that she blows. That dar she blows. But the dar she blows to? Eh, dar. Accent yun eh. Nasal. Dar. Dar she blows. Yeah. Here on the BJ Show. On the radio.
Sleeves, whole lies in the world.
like the old sound, just like the new swound, over the new ground. Ain't the new sound just like the old sound? Look at the noose now, over the, over the, over the burning ground. Man, it's funny how the factory doors close. Round the time that the school doors close. Round the time that the doors of the jail cell open up to greet you like the reaper. Man, it's funny how the factory doors close. Round the time that the school doors close. Round the time that 100,000 jail cells open up to greet you like the reaper.
get the funk out from the band called Extreme with Nuno Betancourt on guitars and Gary Sharon on vocals. And on drums, si Ben drummer na to. Si Paul Giri. Ayun, naging drummer din siya ng band. Actually, si Pat Badger din. Tapos si Paul Giri, band manager na siya ngayon. Nang? Siyang band manager ng Godsmack. Siyang band manager ng Alter Bridge. Talaga? Siya rin yung band manager ng Creed. Dami mo palang alam. Wow! Siyempre, you have to... Wow, you're so good, man! You have to update so Creed, mas ipapano. Creed, which is a very critically acclaimed band. Okay, Alter Bridge, which is a very... Uy, si Miles Kennedy yun. Miles Kennedy, speaking of Miles Kennedy uli, yun nga, pupunta yung banda niyang side band niya na Miles Kennedy and the Regulators, tapos kasama si Slash May 4 sa Araneta. So kumbaga, it's not really the band of Slash ang pupunta rito. It's the band of Miles Kennedy. Uh-oh. Pero sinama na nila si Slash because Slash and Miles Kennedy have been together for so long. Uh-oh. They have done so many tracks together. It was a solo album ni Slash. Merong kantaro si Miles Kennedy. Uh-oh. And this and that. Meron silang live acoustic album. So tapos si Miles Kennedy rin yung sa Rockstar. Rockstar? Na anong ginawa niya? Siya yung pinasahan ni Mark Wahlberg ng mikropono. Thor! Thor! God of Thunder! Ah, siya yun! Yun siya yun. Uh-oh. Siya yung bagong magiging vokalista. Ng Steel Dragon. Uh-oh. Ah, di ko alam yun ha. Papanorin ko nga yun ulit. Talaga. Panorin mo. Yun. That's Miles Kennedy. Yun. Tapos, ano pang alam mo trivia? Ha? Huh? Ano pang trivia ang alam mo regarding that one? Hindi. Well, yun lang. Yung ano ko lang dun. Basta yun, kung gusto niyo panoorin yung si Slash pati si Miles Kennedy, May 4 yun sa Araneta. Alright, ano pa ba mga gusto mong kanta ni Slash? Bigay ka nga, sige nga. Ayun, si Slash kasi meron siyang kanta yung Beggars and Hangers On. Alam mo yung Slash Snake Pit? Yun, maganda yun. Andyan na yan. Oo. So yun, anyway, yung guest... Ba't tumatawa ka dyan, ha, Latin? Yung maganda yun. Gumagano'n ka. Yung panauhin namin, our guest for tonight, nasa Buendia na raw siya. Nasa Buendia na daw siya. Hindi siya magpakita rito dahil sa meron daw siyang commitment sa amin na magpapakita siya. Mm. So, kailangan mo raw siyang hintayin. Kami uuwi na. Ikaw, Edsel, you have to wait for her. Anong gagawin namin? Mag-uusap kayo on air. Sandali lang, di ba? Teka lang muna. Dapat Bel and Joey. Hindi, wala na nga. Magiging ka na nga eh. Magiging Eds na nga eh. Eds? The Edge Show. Pero mo, wala akong boses ngayon. Ikaw, may boses ka naman. Si Joey naman, nasa Hong Kong. So, ikaw na yung mag-entertain sa ating guest. Oo, pero kailangan nandito pa. Hindi ako magsasalta. Hindi, pero... Ikaw na mag-interview. Hindi, kumbaga parang ikaw yung supporting. Nakasupporting pa tuloy ako. Okay, mag-support ka naman. You support support the guest. Tapos ayun, magpapasalamat uli kami sa mga sponsor ng... The Music Stores! The youngest yet most like music store in the Philippines with 1 million outlets in the world! Oo. Pati yung... Lyric na lyric na guitars and piano and walang lyric na guitar. Okay, anyway, ay, tama yan. Sorry. Sige, Aishan, sige, or Sir Joey's ESP. Tapos yun nga, pag Summer Slam April 27, nyo yun. Tapos yung kaguluhan nga pala, the last chapter of the Kaguluhan Music Fest, dahil sa hindi na siya magulo, orderly na siya. Hindi, sabihin na lang natin let's close it on a very big, memorable, yun. Tapos, yun, Aerosmith, yun nga lang, sino yung mga mararaming pera dyan? Sinong bahalang gusto manood, sige. Pero actually ako, kung meron ka naman pera ng pampanood sa Aerosmith, eh, paka tayo manood ka? Gano'n naman yan, it depends, diba? It's your own money, man. So, pinag-iipunan nga yan, nga. Yun, yung... mga kilala ko sa casino, natatalo ng 100,000 a night, 1 million a night. So, kung mga kanya-kanyang pera yan eh. If you want to spend your money with Aerosmith, it's up to you. Huwag na kayo mag-away-away sa Facebook, please. Tama yun. Ay, nako! Oo. Tapos yun, speaking of away, yung basketball player na import ng Alaska. Sino? Sino yun? Si Balkman. Anong ginawa ni Balkman?
ano ni-strangle yung kapwa. Strangle. Oo, ni-strangle niya yung strangle basketball player tapos sino, ano. Sino yung ni-strangle niya? Bamalay ko. Basta yun nga ano ano na siya, banned for life na siya. Hindi na siya makakaano sa PBA. Tingin mo tama ba 'yon o hindi tama o whatever? Eh kasi sobra na eh. Sobra na kasi pinapacify na nga siya ng mga kapwa player niya. Uh-oh. Masama pa nito, nagpaano siya emotion nga eh. Ayan, tuloy, nahawa rin. So, dapat, the moral of the story is, huwag kang papadala sa emosyon mo. Yes. Yun. Yes. Kumbaga, parang, kumbaga, anger lang. Mm-hmm. Ika nga yung anger, ano yan eh. Pagka nasobrahan, danger na yun. Oo. Mm-hmm. Hindi na anger, danger na. Oo, yun. So, ngayon, magpapatugtog tayo. Sa ngayon, ayos sa segue mo. Sa ngayon, okay, sige. Hindi, kasi nagtitinit, maski pa paano, kailangan ganito lang yung ano natin mga tinitraining na under training. Okay, go, go. So yun, so magpapatugtog muna tayo kasi nasa Buendia pa yung ating guest na si Miss Monica. Magpatugtog tayo ng The Cure. Yun, gusto mo yung The sige, Cure. Go. Ayan. I-cure mo sarili mo. One minute na lang? Okay, sige. Kung makasipot siya ng 1 minute. Magsisay hi na lang. Magsisay hi na lang. Ayun. Okay. Na-extend kami ng konti. Sige, patugtog tayo ng Mint Car. Here we go.
nice, man. Ayun. So, ayan yung ano. Hello. Ayun. Welcome back to the BJ Show. Okay. Bigla akala ko nag-hello ko sa amin. Okay. Ayun. Welcome back to the BJ Show, the Bel and Joey Show. Of course, hindi kami bastos. BJ stands for Bel and Joey. Oo. And we're back with our super late. Yeah, super super early guest for next week. Yeah. Akala ko talaga basta sa show na to. No, eh. Of course, it's the BJ show. Oh, hindi, nakita mo yung mata ko? Oh, nga pala, itong ating camera. Tingin ka naman, okay, Monica. The BJ show. Yun. So Mark, kamusta ang buhay? How's life? Kamusta ang buhay? Buhay. Awesome. Awesome. Okay. Kayo, kamusta? Ito, okay lang. Okay lang, ikaw? Oh, kilala ko to eh. Oh, paano ko nagkakilala? Nakilala ko siya sa sa... Nakikita pa siya sa camera, Francis Joseph? Ah, okay. Sige, nakikita daw siya kasi nakatingin siya sa atin. So, parang nakatingin siya sa akin. Parang sideways. Okay. Ayun, so ito si Miss Monica. Okay. Siya ano siya sa nag-ano siya sa UR Face Radio. May production, oo. May production ako. Doon ko yung pinatugtog ko lahat ng mga bands na patutugtugin ko sa Kaguluhan Music Fest. Ayun. So, hindi ko alam na nag-enyo pala siya. Nag-mix hindi din. Hindi mo alam! The very first DJ who assisted us, Joey and myself, sa NU was, of course, Monica. Mm. Oo, grabe tong dalawang to. Malikot, grabe. Napaka-bait namin noon. We're so naive. Ay, nako. And then, of course, nanalo din siya sa mix back in 2008, yes. Hello! I'm so early for next week. Yeah. Man. May mga bago kang pinag- Yeah, no, sige, ikaw na mag-interview. Go. Kasi wala akong boss eh. Sige, come trainee on. Trainee lang ako eh. Trainee 'yun. So, sige, practice. Ano yung mga bago niyong pinagkakaabalahan ngayon? Hosting jobs. Lots of hosting jobs. Pero 'yun eh. Hosting jobs, marketing, a little marketing. Bit. Oh. And then more hosting jobs. And then more hosting jobs. Yeah. I like your tattoo here. Here. Nice. Anong tsura niya? Ito. Nice. Stargazer. Muntik na. Pero at first, tongue, you know. Okay. Yeah, well, I didn't want any tattoos on my tongue. But anyways, stargazer siya dapat. Tapos naging pink, so naging nagmukhang gumamela, 'di ba? Pinagawa ko talaga after. Sino gumawa ng tattoo? Ang dapat magaling siya, Juntats. Okay. Kay Jay, yung shop ni Jay, 55 din. Tama, magaling sila talaga. So all of your tattoos silang gumagawa. Hindi, yung sa iba sa likod, PNP, yung kalahati si Ricky Santana. Thank you, guys! Si Ricky, of course, ang ating dakilang tatuista. Ito naman, Chronic Ink, bago. Okay. Para sa lolo ko to. Tattoo. Ikaw ba, Edsel, meron ko bang tattoo sa katawan? Wala, hindi ako nagpa-tattoo eh. Bakit? Kasi, think before you ink. Nag-think naman talaga ako. Ano ibig mo sabihin? Ako nag-think? Nag-think naman kami ah. Hindi, kayo nag-think. Pero sa akin kasi, kung obligasyon magpapatato, ayoko yung talag yung tattoo. Alam mo yung parang sugat lang. Ganyan lang. Parang gusto mo Tyson lang sa mukha. Okay. Yung, hindi ko na. Scar lang. Scar. What gusto mo ng scar? Para ano? Tara, lagyan natin ng scar. Wag na kasi wala na tayong oras. Wala tayong oras. Meron pa. Baka meron pang gusto ng tanong kay Monica. Go lang. Ayun. Kahit ano. Ano yung mga pinopromote mo na... mga pinopromote mong event ngayon na darating? Deftones! May 26. They'll be here. Deftones! Okay. Manood kayo, ha? Pumunta sila before, but of course, this is another player. So, you are part of it? Sold out tickets. Okay. Deftones, they're back. They're back. The last time they were here was around 2010? I think so. 11. 11 ba? Yeah. 11. Pumunta rin ako, pero hindi masyado madami tayo ngayon. I don't know, pero sold out tickets na. Hindi pa nga na-announce. Na-announce sa US. They announced it already. They're announcing it this week. The same rin ba yung production? Splinters bring them in. Pero sa arena sila. Mowa Arena. So bigger place. Tapos sold out tickets. Magkano yung ticket ng pinakamahal? Baka naman 20,000 din yan.
Hindi ko alam eh, ano? Pero sold out na kasi. Pass wow. na lang mabibigay ko sa'yo. Nax! Pass! Pass sa likod, sa CR. Ayun, so, Deftones pala, May 26. Ayun, kumpirmado sa MOA Arena. Oo, tapos, definitely. Of course, so, on May, there will be another, there are two shows in May. First one is on May 4, si which Slash. Is Slash! Live in Manila with Mas Kennedy. Kanina pinag-usapan natin yan. Kailan to? May 4. May 4? Magkano yung tickets? Medyo mula. Araneta Concerts. Around 10,000 ng VIP. So, pababa na yun. The usual. Uh-oh. And then, of course, May 8 in napakamahal na Aerosmith. 20,000 yung pinaka. 20,000 yung VIP. So, ang general patronage na binili mo is how much? 2,500. So, of Lion course, and of course, May 28, 26 would be Deftones. Medyo mas okay ito. Sige. Deftones. Dahil pagkakagasasan. Oo nga eh. Lahat na. Bills, concerts. Ito na yung buhay eh. Ayun, so ayun. Yun lang yung ipopromote lang natin. Sige. Wala ako. Wala anything personal. Nag-expect ako na may personal questions dito. Kasi si Bel, gagabalin natin. Dahil sa ano, wala tayong oras. Siguro next week, bibisita ulit natin si Monica. And by that time, Joey will also be back from Hong Kong. So, mas gago. Hindi, mas mabait kami ngayon. Kasi si Joey ngayon, ano siya? Christian na siya. Christian na siya. Hindi nga, oo. Tinanggap na niya si Christ. Tinanggap na talaga. Hindi kasi nasa Hong Kong si Sir Joey ngayon. Sige. Sick of it all. Baka next week, pwede. 7 a.m. dito na ako. Ayun. Aga na niya. Ibang meeting na niya. Ano na niya. Iusog na niya na mas maaga. Ayun. 7 a.m. nga, dito na ako. Ayun. Like I said nga, maraming salamat sa mga nakinig at nanood. Buti na lang humakabol pa yung guest natin. Napakahaba na aming diniscuss. We have discussed so many things, okay? Mishima. And of course, we would like to thank our sponsors, The Music Source, the youngest yet most liked music store in the Philippines today with 75,000 stores in Metro Manila alone. Pati yung lyric, piano, and guitar, ESP ni Sir Joey dun sa lyric yun. And of course, Tribal, thank you sa mga t-shirts na hindi ko sinusuot. Tapos yung, salamat. Ang bastos! Okay. yung Draven din. Ano na sinusuot. For Joey, Tapos ano. Huwag kayong bumili ng Draven. Try pa lang. Tapos yun nga, Pulp Summer Slam, April 27. Tapos yun nga, yung mga concerts na minention. Wow, April 27, Pulp Summer Slam, May 4. Slam, Candy. Wala nga rin ako eh. May 8, Aerosmith. And May 26 would be Deftones. Live in Metro Manila, MOA. Tapos yung tapos and the final chapter of the Kaguluhan Music Festival, which is sa November. Naku, layo pero bumili na kayo ng ticket sa akin. Wala bang Pop Summer Slam ticket dyan? Sabi mo nga, grabe naman o. Hindi ko alam. Next week, kukulitin ko si Joey. Sige, the next week. So, sige. What's our last song, Edsel? Ito galing sa banda ko. Okay, sarili mong banda, okay. Banda. Nepotism. Banda mo. Okay, okay. Sa former band ko, Starscream. Actually, hindi former. Basta, na-try ko tumugtog with, ano. So, ano ka? Vocalista, bahista, gitarista, ano? Rhythm, guitar, and vocals. Okay, Nox! Parinig nga! Ayun, itong kantang to galing sa... Ikaw yata in-interview, ha? Galing dito sa album namin na Philippine Steel, nirelease noong 2007. Nox! Siyempre naman, kailangan you have to... You have to nepotize yourself. No, hindi nepotize. You have to promote yourself. Promote your ano. So, yun nga. again, maraming salamat sa mga ano. Ito yung iwanan namin kayo ng kantang Pulang Panty. Walang panty? Pulang. Bye-bye!